Sama po, Ellen Bensal, at ngayong gabing ito, sasamahan nga po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family medicine at integrative medicine specialist. Walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Good evening, Doc! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at hope that you are in good health. Ang tutuunan naman natin ang pansin ngayon, gallstone, major health risk. But before anything else, Doc, pwede po bang pa-describe po muna o pa-define itong gallstone? Okay, so ang gallstone is kadalasan yan hardened bile siya, no? So usually cholesterol or pigment stone siya located in the gallbladder, which is located in the right upper quadrant ng ating abdomen, which is ang primary function niya is to store and concentrate bile. O may mga taong tinanggalan na ng gallbladder, so nabubuhay naman ng tao na walang gallbladder, but as much as possible, huwag niyong patanggal. Kasi pagka tinanggal yung stone, pati abdo ninyo tinanggal, wala na kayong paglalagyan ng bile ninyo kasi storage of bile nga yun. So, pag kumain kayo ng fatty meal, dapat may storage tayo ng bile na i-release. So, kung wala ka nang lalagyan ng bile mo, wala kang nakatago, wala kang reserba. So, ang ilalabas mo lang bile, yung presently na-secrete ng liver mo, which is not enough. Kaya, ang pahiramdam ng tinanggalan ng abdo doon sa may gallstone, halos pareho lang. Bloated, they feel bloated. Para kang hindi natunawan. Maraming gas yung tiyan mo. Kasi nga, pag wala ka ng abdo, wala kang reserve ng bile to be released for digestion. Okay, pero bakit natin kinoconsider na major health risk ito, Doc? Ayun, yun nga ang hindi masyadong alam ng tao, no? Kaya yun ang tatalakayin natin kasi yung iba, kaya lang hindi kumakain ng mataba, ayaw nilang magka-gallstone, kasi syempre ayaw nilang maoperahan sa gallstone. But aside from the danger of having gallstone, ang gallstone kasi o bato sa abdo, hindi lamang yan sa abdo. Actually, bago pa yan malaglag sa abdo, mapupuno muna yung liver natin ng stones inside the liver or gallstone inside the liver. Meron tayong mga bile duct eh, parang mga sanga-sanga yan inside the liver. At yun, puno na muna yung mga bile ducts na yun. Pag sobrang congested na ang liver, saka pa lamang tayo magkakaroon sa gallbladder. Ang tawag natin doon, intrahepatic gallstone. Yung sabi ng intrahepatic, inside the liver. Na hindi natin alam yun. Akala natin ang gallstone sa ano lang, sa gallbladder or sa abdo. Pero mas nagko-cause ng sakit yun ang gallstone, main impediment yan for acquiring and maintaining good health, youthfulness, and vitality. So gallstone inside the liver are indeed one of the major reason for people to become ill and have difficulty recuperating from illness. Kaya yung mga may chronic illness, madalas magkasakit, automatically iisipin mo talagang puno ng gallstone ang liver niyan. And actually, all diseases or symptoms of ill health are caused by obstruction. Kasi itong mga gallstone na to, nakaka-obstruct talaga siya, no? Humaharang. Humaharang siya. Pag humarang kasi yan, lahat ng function ng bile, na kailangan ng bile, hindi talaga efficiently magagawa. No? Mm-hmm. So, by understanding how yung gallstone in the liver contribute to the occurrence ng deterioration ng nearly every kind of illness. So, halos lahat. Kaya di ba pag nag-closing tayo, Eli, palagi kong sinasabi na yung detoxification and blood cleansing program, yan ang mag-a-address sa lahat ng root cause ng lahat ng sakit halos. Kasi halos lahat ng sakit, ang isa sa root cause is, ayan, congested the liver and gallbladder. Liver na puno ng bato at gallbladder na puno ng gallstone. Okay. And
by taking simple steps to remove them, ayun, you will put yourself in charge of mare-restore mo yung own healthy self mo, no? Opo. Pero Doc, sa simpleng pagkuha ng blood test, makikita ba natin kung may bato tayo sa liver or sabihin natin may gallstone tayo? Eh, yun nga ang masakit doon eh. Hindi nga kasi yan. Eh, di ba, mostly people rely on blood test, di ba? But hindi eh. What we have only is yung mga liver enzymes like SGPT, SGOT. So, it will not reveal kung meron kang stones inside the liver. And nag-elevate lang yung mga enzymes na yan kapag ka, advanced na yung liver cell destruction mo. Like when you have hepatitis or liver inflammation. So, yan kasing liver cells natin, they contain large amount of enzyme. Marami siyang enzyme. So, pagka yan na-rupture, so, yung enzyme, ayun, mag-start ngayon magpakita sa blood natin. So, pag nag-blood test ka, medyo tataas yung SGPT, SGOT mo, enzyme, eh kasi may rupture na nangyari dun sa liver cells mo. So, kahit na may konting problema na siya functionally, hanggang wala pang nasisirang liver cell o wala pang nagra-rupture, still ang lalabas sa ating results, sa ating blood test, still is normal. And, ayun nga, when detected through blood test, this high count of liver enzymes indicates abnormal liver function already. At sa ganyang event, the damage has already occurred. Eh. So, nangyari na eh. And actually, it takes many years of chronic liver congestion before nagkaroon ng liver damage. Kumbaga, ngayon pa lang tumaas yung blood test mo, pero actually, sabihin natin, ilang taon na ang liver mo hirap na, sikip na kasi obstructed na siya. Pero hindi pa siya nagpapakita sa blood test mo. Oo. And pwede rin sabihin natin itong ultrasound and CT scan, hindi pa rin nakikita ang gallstone inside. Ang reading lang nilang masasabi sa atin is fatty liver. Pag ang nakita nila doon sa halimbawa ultrasound, instead na itim, whitish. So, puno ng fats. Pero pagka fatty liver ka sa ultrasound, yun na yun. Ibig sabihin, marami kang intrahepatic gallstone sa loob ng liver mo. So, kahit na wala kang gallstone sa apdo, sa ultrasound, kung may fatty liver ka, ibig sabihin congested na ang liver mo. Marami ng obstruction inside. Kaya nga doon nagsisimula yung high blood, diabetes, high cholesterol, high triglyceride, high uric acid. Kaya, mauuna ang pagkakaroon ng fatty liver bago ka magkaroon ng mga sakit na yan. Okay. And, pero eto, Doc, sa mga ultrasound, ano daw po ba ibig sabihin ng pag may nakita sila or nabasang cholecystitis, cholelithiasis, at cholangitis? Opo. So, cholelithiasis simply means gallstone in the gallbladder. O yan, yung gallstone, hindi na nasa loob ng liver. Nalaglag na sa abdo natin, no? Cholelithiasis. Cholecystitis, pagka yung gallstone na-obstruct, tapos na-irritate niya yung gallbladder, mamamaga siya. Pagka cholecystitis, may pain na yan. Masakit na yung dyan sa may right upper quadrant mo. At ang simple test namin dyan, pahihingahin mo ng malalim ang pasyente, tapos didiinan mo ng slightly yung right upper quadrant niya immediately after the ribs, dito sa right side. Pagka napaaray yan at masakit, cholecystitis yan. Ibig sabihin, hindi lang basta may gallstone ka. May inflammation na o may maganang nangyayari doon sa gallstone mo. No? Kaya may pain. Cholangitis, pagka yung stone mo naman bumara sa mga bile duct. Kasi may mga stem yan eh. May cystic duct papunta sa gallbladder natin. May hepatic duct papunta sa liver, may pancreatic duct papunta sa pancreas, pero nagjo-join sila sa common bile duct.
kahit aling doong hindi, medyo dito sa bandang baba ng common bile duct and pancreatic duct, pag doon bumara, ayun, cholangitis ang tawag doon, no? Pero huwag kayong masyadong matakot. Worry. Mga jargon sa layman kasi yan eh, no? Sige, alamin nga po natin, Doc, alin nga po dito yung pinakaseryoso at dapat nating iwasan o sabihin natin, bigyan agad ng pansin ano, sa ating pagbabalik yung mga signs and symptoms nga rin po ng gallstone ang ating pag-uusapan. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Meanwhile, Doc, para po sa mga interesado pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address and hotline number. Okay, so unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, and hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Okay, magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This